Amen. Praise the Lord. At awit po tayo sa Panginoon, isang papuring awit habang atin pong inahantay ang ating ilang mga kapatiran na sa gabi po ito ay kasama nating mag-aaral ng salita ng Panginoon. Awitin po natin yung awit na sabing to God be the glory, to God be the glory for the things He has done for us. Atin lang pong itaas at luwalhatiin ang Panginoon sa gabing ito. At naniniwala po ako, ang Diyos ay kilos at ang Diyos ay aabot sa ating lahat, sa ating Panginoon. To God be the glory, to God be the glory. Amen. Hallelujah. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. By His blood He has saved me. By His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. To God be the glory. Hallelujah. To God, amen, be the glory for the things He has done. By His blood He has saved me. By His power, to God be the glory. Amen. He has done. All the glory must be to the Lord. For only He is worthy of our praise. No one on earth should give glory to Himself. For all the glory. Hallelujah, hallelujah. All the glory to the Lord. Only He is worthy. Only He is worthy of our praise. No one on earth should give glory to Himself, for all the glory must be to the Lord. I just want to praise You. Lift my voice and say, I love You. You are everything to me, and I exalt Your holy name on high. I just want to pray. And say, I love You. You are everything to me. Exalt Your holy name on high. All the glory must
must be to the Lord, for only He. Hallelujah. No one on earth should give glory to himself, for all the glory to the Lord. Ang lahat ng papuri sa'yo, sapagkat siya'y karapat-dapat. Walang iba maaaring mag-angkin ang lahat sa'yo, ang lahat ng papuri sa'yo, sapagkat siya'y karapat-dapat. Walang iba maaaring mag-angkin sa'yo, ang lahat ng papuri sa'yo, ang lahat ng papuri sa'yo. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh Jesus, all the glory belongs to you, Lord. All the glory, Lord God, all the highest praise, all the highest Lord. Hallelujah, all the glory, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise your holy name. Tayo po ay manalangin sa umpisa na ating gawain. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, purihin po ang iyong banal na pangalan. Salamat po sa gabing ito, Panginoon. Salamat po sa buhay at kalakasan. Salamat po, O Diyos, sa lahat po ng iyong provision sa amin. Salamat po sa pag-iingat mo. Salamat po, Panginoon, sa pagtawid mo sa amin sa bawat sandali, araw, Panginoon. Hallelujah na nakalipas, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa gabing ito. Malaya kami sa gitna ng iyong presensya na narito, Panginoon. Sama-sama, O Diyos, na iyong pong pinag-isa. Pinagtipon, Panginoon, upang ikaw ay dakilain, upang salita mo, O Diyos, ay minsan pang magdulot ng pagpapala sa amin. O God, sa umaga po, sa gabi pong ito, Panginoon, kami po'y dumudulog sa iyong paanan, O Diyos. Nagpapakumbaba kami, Panginoon, tumihingi po ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga nagawang kasalanan sa iyo, sa isip po, sa salita at sa gawa. Linisin mo kami, Panginoon. Hugasan mo kami ng banal mong dugo, Panginoon. Kapaging dapatin mo kami, O Diyos, sa kami, Panginoon, ay may kalayang makatungtong sa gitna ng banal na presensya. At sa iyong salita, Panginoon, na naamin po, O God, muli, Panginoon, pagkakaisahin, Panginoon, hallelujah, na tanggapin, Panginoon, pagpalain mo ito, Panginoon, pagpalain mo po ang salita mo, ang iyong salita, ang mensahe mo, Panginoon, sa gabing ito, itago mo po sa iyong likuran, ang iyong abang lingkod, Panginoon, Lord Jesus, ikaw, Panginoon, siyang magbigay, Panginoon, ng kalayaan, ng salita mo, O Diyos, hallelujah, ay magkaroon, Panginoon, ng biyaya at pagpapala sa bawat pakikinig. Pagpalain mong sandaling ito, Panginoon, at dalangin namin, O Diyos, ang kalayaan, ang kapangyarihan mo, ng Espiritu mo, Panginoon, hallelujah, ng dugo mo, O Diyos, ng salita mo, kumilos sa aming kalagitnaan. Abutin mo kami, Panginoon, ng iyong salita, O God, O God, anuman po, Panginoon, nakikita mong pangangailangan namin, katagpuin mo po ito, Panginoon. At anumang hadlang sa gabing ito'y sinasaway ko sa kapangyarihan ng dugo mo, sa kapangyarihan ng salita mo, sa kapangyarihan ng pangalan mo, sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret. Ikaw, Panginoon, ang siyang kumilos ng malaya sa amin pong kalagitnaan. Purihin ka, Ama, at ang lahat pong ito'y binabalik ko sa iyong matamis at makapangyarihan pangalan. In Jesus' name I pray. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Isa pong magandang gabi sa ating lahat at nawa po ay mahanda na po tayong tanggapin ang salita ng Panginoon. Amen. Na ating pong mapapakinggan sa oras na ito. Kung meron po kayong Biblia sa aklat po ng sampu natin, ang Biblia sa aklat po ng Acts 20 verse 24, Gawa 20, 24. Ayan po. Gawa 20:24, Acts 20,
in verse 24. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. At lahat po ng naka-online ngayon ay hallelujah. Kinagagala ko po kayong makapiling muli sa gawain ito ng ating Panginoon. Sa 2024 ng gawa, datapat hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Jesus na magpatotoo ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Sa Galatia 2:20, Galatians 2:20 po. Hallelujah. Open your Bible with me in Galatians 2:20. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay sa, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito ay sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Okay. Last po ay in the book of Philippians po. Philippians. Amen. Okay, Philippians chapter 3 in verse 7 hanggang 9. Philippians 3, 7 to 9. Amen. Hallelujah. Philippians 3, 7 to 9 sa 7. Gayunman ang mga bagay na sa akin ay pakinabang, ay inari kong kalugihan, alang-alang kay Kristo. Oo nga, at lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko. Na alang-alang sa Kanya, itinis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo. Sa 9, at ako'y masumpungan sa Kanya na walang katwirang aking sarili. Sa makatidbagay sa kautusan, kundi ang katwirang sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katwiran ng buhay sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay. Sa gabi pong ito ay pamagatan po natin ang atin pong topic na nagsasabi, Measuring Up Life's Commitment. Measuring Up. Pag sinabing measuring up, ito po ay pataas. Measuring up, not measuring down. Amen. Ito ay increasing our commitment sa atin pong Panginoon. Hindi po tayo hindi po tayo kontento na tayo average na. We all know, amen, that Jesus is yung atin pong our relationship sa Panginoon. Our God is an excellent God, deserves our excellent service. Because he is amen, he is a more excellent God. When you say excellent, he's the best. Kaya if he is excellent, hallelujah, he deserves, mga kapatid, the commitment that is highly, amen, highly, amen, highly appreciated by God. It is, mga kapatid, highly recommended by God. Kaya ang commitment po natin sa Panginoon ay kailangan pong excellent. When we say excellent, the best. Lahat po ng, amen, lahat po tayo alam natin yung the best na nararanasan natin sa buhay natin. We say the best, talagang natutuwa tayo na, amen, ang atin pong buhay ay talagang is in the best condition. Ang atin pong mga anak is in the best condition. Ang pag-aaral nila, mga kapatid, is in the best condition. But, hallelujah, nararapat lamang na ang Diyos, mga kapatid, ang pag-ukulan natin, the best commitment. Measuring up. We must measure up our commitment to the Lord Jesus Christ. And we say measuring up life's commitment, it is not the life, amen, ito po hindi buhay na atin pong tinalikuran na. Because sabi po ng Bible sa 2 Corinthians 5:17, if therefore any man be in Christ, he is a new creation. All things, he is a new creature. Old things. So you see, old things, yung mga lumang bagay, ay lumipas na. Lahat ay pawang naging bago. Kaya huwag nating bigyan ng luma ang Panginoon. Ang bigay natin ay is a more excellent way of service. Amen. Na ito po ay papalago ng papalago. Papataas na papataas ang antas. Sapagkat alam natin hindi masasayang ang ating pong mga gawa sa Panginoon. And when we say commitment, it means dedication, devotedness, faithfulness, loyalty, fidelity, and steadfastness. Those were the contemporary meaning or equivalent meaning of commitment.
And when we say commitment, it must be, mga kapatid, talagang highly dedication to our God. Hindi po ito bogus-bogus lang, hindi po ito hallelujah, mura-mura lang, hindi po ito bargain-bargain lang, kundi when we say the best, we all know then the meaning of the best. Kapag ang anak natin nagkakatamo ng karangalan, mga kapatid, at talagang umuungo sa school, tuwang-tuwa tayo. Kasi they did their best. But when it comes to our God, kailangan talaga, mga kapatid, the best ang ating ginagawa sa Panginoon. Hindi po natin binibigyan ng Diyos ng tira-tira lang. Amen. Hindi natin susulingan ng Panginoon sa oras sa tayo may pangangailangan lang sa Diyos. Kung hindi, mga kapatid, sinusukat natin ang Diyos na pinakamataas na antas sa ating mga buhay. Hallelujah. Pinakamataas na antas sa ating mga buhay. And that is how we consider a commitment to Christ. Amen. Alam natin ang salitang commitment. At yan po ay ginagamit ng mga mag-asawa na sila po ay committed na sa isa't isa. Diba? Minsan nga may sumasaplay pa eh. Pero tayo po ay hallelujah. We do not want mga kapatid, we don't like mga kapatid ng ating pong mga pamilya maging broken family. Kaya when it comes to our family, we did our best para po ang ating mga anak ay hindi mag-suffer. Diba? Para po ang ating pamilya ay ma-save natin. Amen. Na hindi po natin katwiran yung kung hiwalay ay hiwalay. Dapat ay sa alang-alang natin ang ating mga anak na sila'y lalaki, mga kapatid, na nakikita na kanilang pamilya ay isang wasak na pamilya. Kaya when we say commitment, it is highly so expensive or so, mga kapatid, valuable. Amen. When it comes, mga kapatid, to a relationship to our God. At ang bawat isa po sa atin ay ninanais ng Panginoon that we measure up our commitment. We measure up. Yung bang, alam mo kung anong grade, kung anong grado ka na sa Panginoon. Alam mo kung gaano ka naka-faithful sa Panginoon. Amen. Kasapagkat mayroong maawit na sinasabing, we did our best, but our best hasn't good enough. Diba? We did our best. At naniniwala ako na dumating tayo doon sa level ng ating paglilingkod sa Panginoon na para bang yung commitment natin ay gusto natin ipigay na wala na tayong gustong gawin kundi sumunod sa Diyos. Wala tayong gusto, ibig, mga kapatid, na pagganap sa buhay natin na talagang ang level nito ay bigyan natin talaga ng mataas, mga kapatid, na porsyento sa ating mga buhay. We must all realize what kind of commitment we have. Sapagkat, hallelujah, tandaan po natin ang ating pong tinanguan ay Diyos. Hindi po si pastor. Hindi po ang tao. Hindi po sino man. Nang tayo naglingkod sa Panginoon, tayo po'y tumango sa Panginoon. Amen. Tayo po'y nangako sa Diyos na maglilingkod tayo sa Kanya. But, tandaan po natin, hallelujah, kung tayo po'y nakatamo ng the best life when we, amen, when we accept the Lord, the best life na sinagot ng Panginoon ang prayers mo, kaya ikaw ngayon ay dumadanas at talagang, amen, nakakalasap na magandang buhay, amen, dapat po nating alalahanin yan sapagkat hindi tayo sa tao ng ako. Sa Diyos. Amen. Once we promise God, Lord, bigyan mo lang ako ng trabaho, maglilingkod ako sa iyo. Lord, bigyan mo lang ng maayos ang pamilya ko, mga anak ko, mapag-aral ko. Amen. Ako'y maglilingkod sa iyo. Kaya sa gabing ito, we must measure up our commitment. It is, hallelujah, it is the moment we turn our vow to God. We have our vow to the Lord. Tayo ay mayroong pinangakong panata sa ating Panginoon. Hallelujah. And this evening is, sabi nga ay napakagandang alalahanin ang ating pong mga binitawang pangako. Binitawang pangako. Nasaan na ba yun? Diba? Naaalala pa ba natin? Amen. O naaalala lang natin pag tayo nasa critical na kalagayan. Hallelujah. May mga ganyan po, mga kapatid na tao, na nangangako kapag nasa critical na kalagayan, pero pagka medyo malaya na sa critical na kalagayan, nalilimutan na. At mas maganda po na pinapaalala dahil ang gamot sa taong nakakalimot ay paalala. Kaya sabi dito, measuring up our commitment, number one, is, hallelujah. Number one, mga kapatid, ay what have you been willing to count but lost for Christ?
Ano daw yung mga kaya mong ibilang na kalugihan alang-alang kay Kristo? Yung kaya mo, mga kapatid, na isuko na walang halaga, di ba? Para lang sa Panginoon. What are the things that we are willing to count but loss for Christ? Amen. That we are willing. When you say willing, siyempre willingness. Yung iyong magagawa, yung iyong, mga kapatid, na the best willingness. And there are things that were gained to us. Kagaya ni Pablo, sinabi niya, may mga bagay na pakinabang sa akin. Ano po ba, mga kapatid, ang mga bagay na itinuturing natin pakinabang sa akin? Na ito po ay kung ating ipapantay kay Kristo ay walang kabuluhan. Walang kabuluhan. Ang Biblia po nagsasalita, mga kapatid, everything was nothing compared to serving Christ. Ang lahat po ng bagay ay walang halaga kumpara sa napakagandang buhay na atin pong ipinaglilingkod ngayon sa Panginoon. Hindi po natin kayang bayaran. Amen. Hindi po natin kayang pantayan. Amen. Ang kabutihan ng ating Panginoon. Kaya there are things in life na nagiging po itong threat. Nagiging sagaban. Nagiging panganib. Nagiging, mga kapatid, hadlang para po tayo ay malayang makapaglingkod sa Panginoon. There are things in life that we must consider, sabi dito, gain, but it is nothing compared to Christ. Ito po'y walang saysay. Diba? Kaya nga sabi ni Pablo, sabi mga kapatid nga ni Pablo sa Philippians 1:21, for to me to live is Christ, and to die is gain. Ang mabuhay sa akin ay Kristo, at ang kabuhayan sa akin ay Kristo, at ang mamatay ay pakinabang. Sapagkat may mga bagay sa buhay natin na talagang hindi natin ito madadala, hindi natin ito pangmatagalang maingatan sapagkat hindi natin ito kayang dalhin sa walang hanggan. At alam natin kung para sa walang hanggan na binigay sa atin ng Panginoon, lahat ng yon ay temporary lang. Temporary lang, mga kapatid. There are things, mga kapatid, that was nothing, everything in life. Everything in life. Lahat ng bagay na meron ka sa mundong ito ay hindi kayang ikumpara sa kayamanan ni Kristo na nasa Kanya, mga kapatid, ang kadwalatan. What is unimportant to you? Ano yung, mga kapatid, ang hindi mga mahalaga sa iyo na kaya mo ito, mga kapatid, na isaalang-alang para sa atin? Ano yung mga bagay na hindi mahalaga sa iyo? Meron dito binanggit tatlo. Your planned career. Number one, your planned career. Matagal ko ito, mga kapatid, na pinagsikapan. Ha? Amen. Matagal mo ito na pinuno sa buhay mo para ikaw ay makarating sa ganyang level ng iyong career. But if that career, mga kapatid, is a threat, if that career, mga kapatid, hinders you, if that career, mga kapatid, will let you turn away to God, it was nothing. Wala po yung kapatid. If that career, mga kapatid, hallelujah, kung yung career na yan ay mapapalayo ka rin lang sa Panginoon, yan po ay walang kabuluhan kumpara sa kayamanan na niligtas ka ng Panginoon. Number two, your money making. Parang pares din, di ba? Yung atin pong mga financial securities, di ba? Your money making. Kumusta po, mga kapatid? Is that being threat? Is that being hindrance, mga kapatid? Hallelujah, ba'y nagiging sagabal? Hindi po tayo pinagbabawalang magtrabaho, pero alalahanin po natin, mga kapatid, hallelujah, ang ating pinangakuan sa Diyos na dapat na sukatin ang ating commitment sa Kanya. Your money making. There are sometimes, hallelujah, that our, amen, that our financial obligation or financial security becomes more, amen, advance sa atin pong Panginoon. But the message tells us tonight that it was nothing compared of serving God. Number three, your social life. Your social life. Pero ka ba sa buhay ng ito, mga kapatid, sa iyong lipunan o sa iyong pamumuhay na hindi mo maisuko dahil nahihiya ka dun sa mga tao na kasamahan mo. Diba? Kasamahan mo sa lipunan.
Kasi alam niyo ang tao ay meron po yung pride na dito sa sub-bracket na ito ng kalibet. Ito ang mga circle of friends niya. Ito yung mga kanyang mga amiga. Diba? Pero pagdating mga kapatid na sila kasakasama nila ang mga tao doon ay parang hindi nila maipaglaban ng pakto. Hindi nila magawa, mga kapatid, na ang pamantayan ay masunod sa paglilingkod sa ating Panginoon. Our social life, our money making, our planned career. Hallelujah. Alam ko na matagal po natin niyang pinagsikapan. Pag-aaral na yan. Amen. Hindi tayo makakarating, mga kapatid, sa ating pong kalagayan ngayon, level ng ating pong trabaho, kung hindi po natin pinagsikapan. Ngunit huwag po natin kalilimutan na may Diyos. Na hindi aksidente na nakakilala tayo sa ating pag. We must measure up always our commitment, life's commitment to Jesus Christ. Kaya ang tanong, mga kapatid, what have you been willing to count but lost for Christ? Ano yung mga bagay na sa iyo ay pakinabang na kaya mong ituring na kalugihan arang-arang sa pag. Basura lang. Kayang-kaya mo ituring na basura. Amen. Dahil lahat naman ang pinagkagagawa natin hanggang dito lang sa lupa. Yung mga karangal ang ating tinatanggap. Yung karangalan lang dito sa lupa, yun ang totoo doon. Diba? Pero ang karangalan ng Panginoon ay bibigay na natin. Ang karangalan ba ng Panginoon? Are we really, mga kapatid, hallelujah, having the blessing or benefit of serving God? Tayo ba'y talagang totoo na nakakatamo, mga kapatid, ng pagpapala nagagaling sa Diyos? O mga kapatid, hallelujah, hindi natin kayang ituring na kalugihan ang mga bagay na ito na ipagpalit, mga kapatid, ng ating Panginoon. Amen. Number two, what have you been unwilling? Yung una ay willing. Dito pangalawa, mga kapatid, ano ra yung mga bagay na hindi mo kaya? Yung una ay kaya mo. Kaya mo na ituring na kalugihan. Dito naman sa pangalawa ay hindi mo kayang ituring na kalugihan. Diba? May mga kaya tayong gawin para sa Panginoon na hindi natin kayang ipagpalit ang Diyos sa mga bagay sa mundo. Yun ang kaya natin kasi mas mataas yung porsyento ng Panginoon sa buhay. Pero kung ikaw ay natatakot dahil ayaw mo na mawalan ka ng seguridad sa mundong ito, hallelujah. Ang sabi dito, mga kapatid, those are things that you are unwilling to count. Unwilling to count but lost for Christ. Ang sabi po ni Pablo sa verse 8 ng chapter 3 ng Philippians, I count all things but lost for Christ. Ay binilang kong lahat. All things. Ibinilang kong lahat ay kalugihan kay Kristo. Ibinilang kong lahat. Ang pagbibigay po, mga kapatid, ay hindi nasusukat kung ano yung kaya nating isuko sa Panginoon, pero ang pagbibigay po ay nabibigyan ng kahulugan kung ano yung, sabi dito, hindi mo kayang ibigay sa Panginoon. Sana naintindihan niyo po yung sinasabi ko. Ang pagbibigay po ay hindi nabibigyan ng halaga kung ano yung kaya mong ibigay. Pero ang halaga po ng pagbibigay ay doon sa mga pinipigilan mong ibigay. Kayo na po, mga kapatid, ang hallelujah, magbigay kahulugan sa atin ng bagay. May mga bagay sa buhay natin hindi natin kaya ibigay sa Panginoon. At alam niyo po, yun ang tunay na pagbibigay pag naibigay mo na sa Diyos. Pero yung mga bagay na kaya mo pang ibigay, hindi po doon ang tunay na kahulugan ng pagbibigay. There are things, mga kapatid, that we withhold to God just to measure our giving. Para lang masukat, mga kapatid, ang ating pong pagbibigay. Kaya ganun din sa ating pong commitment. Measuring up our commitment, the same is true to our dedication. The same is true to our dedication. What we withhold to Christ, what we withhold to God, there, mga kapatid, is the meaning of commitment. Nandun po ang salita, kahulugan ng commitment. Yung mga bagay na hindi natin maibigay sa ating pong sarili. What we hold back from Christ measures our commitment. Kung ano yung mga pinipigilan natin para sa Panginoon, amen, yun po, mga kapatid, ang sukat ng ating pong commitment. Sukat ng ating commitment. There are things in life that we withhold
that we, mga kapatid, still, hallelujah, in reservation. That we are still in regret to give God. Meron pa tayong pagsisisi na ayaw natin itong isuko sa Panginoon. Amen. Sana naiintindihan po natin ang topic ngayon. Kailan pa natin ito gagawin? Diba? Nung isang, may kausap ako isang araw ng pastor, ang sabi niya talaga ang panahon ngayon ay talagang panahon na para maging maayos ang paglilingkod natin sa Panginoon. Amen. Sapagkat hindi natin alam what will be the next to happen. Hallelujah sa atin pong sanglibutan. Amen. Kaya sa gabi pong ito, mga kapatid, there are things that we are unwilling to count but lost for Christ. And there are things that we are willing to surrender. Amen. Hallelujah. Just to serve the Lord. Those things, mga kapatid, that are gained to us. At gaano natin ito katagal? Gaano natin ito katagal sinusukat itong salitang commitment para lang tayo ay matag doon yung ano ba Tagalog doon sa mag-go forward? Sumulong. Para lang tayo ay sumulong sa paglilingkod that we might, mga kapatid, grow, that we might, mga kapatid, becomes, amen, sabi nga, a perfect man to God, yung tayo maging ganap sa Panginoon. Gaano natin ito katagal na pinakikipagbaka. Ilang taon na tayo sa Panginoon, but still, praise the Lord, we are still fighting against the will of God. At kung inaakala natin tayo mananalo, we are, hallelujah, a big mistake. If we think that we are going to win against God, hallelujah, nagkakamali tayo. Ang Panginoon, lalo po tayo kakausap hanggat, mga kapatid, hindi natin, magawa natin, mga kapatid, na talagang magpakatotoo sa Panginoon. Hallelujah. Kailan pa, mga kapatid? Baka ilang sandali na lang, babalik na ang Panginoon. At tandaan natin, huwag tayong lagi maging advance o maging magkaroon ng pride na akala natin yung taong hindi natin paglilingkod sa Panginoon ay tayo ganap ng marami na, diba? Marami ng natutunan o marami ng tatamu. Hallelujah. May mga ilang taon na sa Panginoon and yet they are still immature. Sila po ay patuloy pa rin makamusmus sa Panginoon. Pag po nating angkinin na tayo ay marami ng natamu, marami na tayong narating sa paglilingkod sa Panginoon. Si Pablo po hindi ganyan. Pag sinukat niya, mga kapatid, ang kanyang commitment sa Panginoon, sabi niya, hindi ko inaaring inabot ko. Not as thou, I had already attained. Kaya, amen, tanggal-tanggalin natin sa ating mga sistema na tayo masyadong nagiging conceited o nagiging mayabang na as if natingin natin sa sarili natin ay marami na tayo alam. Nakakalungkot po sabihin po si Pablo. Diba? Yun ang kanyang sukat na ginagamit sa sarili niya na hindi niya inaring inabot na. Hindi po ito ibig sabihin, hindi po ito tungkol sa kaligtasan. This is about our commitment to Christian growth. Alam niyo yung mga Kristiyano na mayroon talagang malalim na commitment sa Panginoon. Hallelujah. Sila po, mga kapatid, yung nag-e-enjoy maglingkod sa Panginoon. Sila po yung talagang nagagalak maglingkod sa Panginoon. Unlike doon na marami po silang mga regret. Diba? Marami sila, mga kapatid, na reservation. Alam nyo, sila po yung mga insecure. Sila po yung may nakakaranas ng insecurity. Sila po yung mga immature sa Panginoon. Yung po totoo doon. Kasi inaakala nila na talagang ganap na sila sa Panginoon. Ngunit atin pong sukatin ang atin pong commitment ayon, mga kapatid, sa atin pong sarili pagpapaubaya at pagbibigay sa Panginoon. Think of all that Paul had attained. Atin daw tingnan at isipin ang mga narating ni Pablo. Marami po siyang mga kapatid na na-convert at simbahang pinatayo. Kung atin pong sasaysayin ang buhay ni Pablo, marami siyang naakay sa Panginoon at marami siyang mga simbahang pinatayo. At siya po ay talagang nagtiis ng matinding pag-uusig, di ba? Para lamang ang mga iglesyang ito ay
pailunsad at talagang ito po ay lubago at ito po ay bagamit ng Panginoon. Yet, ganun pa man si Pablo po hindi pa rin nasisiga. Hindi pa rin siya, hallelujah, kukontento. Yet, he is not, amen, contented on the way, hallelujah, they look upon sa paraan na tinitingnan siya ng iba na talagang matindi ang ginawang paglilingkod ni Pablo. Ngunit si Pablo po ay nandoon sa Philippian Street at ang sabi niya, all that I may know him, upang makilala ko siya, Philippian Street, all that I may know him, not just in the power of his resurrection, but in the fellowship of his suffering. Ganun ang kanyang minimiti at amen, ang kanya pong passion na makilala ko siya, sabi doon. Amen. Hallelujah. Hindi lamang sa kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na magbuli, na ako'y matutulad sa kanyang pagkamatay. Ganun po sabi ni Pablo. He is longing for more. He wants to be closer to Jesus Christ. Amen. May alam ko sa bawat isa sa atin, meron pong magandang panahon tayong, amen, naranasan na talagang ang atin pong paglilingkod sa Panginoon nasa magandang estado o nasa highest peak ng ating spiritual na relasyon. All of us, mga kapatid, have a better day in serving the Lord. Alalahanin po natin yun. Yung mga panahon na talagang mainit ka sa Panginoon, talagang yung first love mo sa Panginoon, yung paglilingkod mo sa Diyos ay talagang nasa, amen, nasa matindi, mga kapatid, na pag-aalak. Hallelujah. Was there ever a better day in our Christian life? Alalahanin natin yun. Yung moment na yun na talagang tayo ay masidhi ang ating po gustong gawin para sa Panginoon. Hallelujah. At ito po ay maaari nating panumbalikin. Alam nyo, maaari pa rin tayong gamitin ng Panginoon sapagkat hindi pa po nabalik ang Panginoon. Hallelujah. We must always measure up. We must always, mga kapatid, hallelujah, think it many times. Gaano ko na katagal ito ginagawa? How long has it been since we measured our commitment? How long? Gaano na katagal? Gaano mo na pinakikipaglaban? Gaano mo na, mga kapatid, pinapanigan? O gaano mo na ito, mga kapatid, ginugusto na talagang yung paglilingkod mo sa Panginoon, sinasabi mo, Lord, gusto ko pong maglingkod pa rin sa iyo. Praise God. Hallelujah. O ang sabi dito, mga kapatid, are we still harboring grudges? Mga kapatid, are we still harboring grudges? Tayo ba sa panahong ito ay meron pa rin mga kinikimkim na, di ba? Hinanakit sa ating mga kalooban na nagiging sagabal sa ating paglilingkod sa Panginoon. Are there things, mga kapatid, in our hearts? Are there things, mga kapatid, hallelujah, in our commitment sa Panginoon? Sa ating mga pinangakuan sa Diyos, may mga sumasagabal pa rin sapagkat yung mga nangyari na sa nakaraan ay hindi natin ito makalimutan. Hindi natin ito makalimutan. Kaya ano sabi ni Pablo, forgetting those things which are behind. Kalimutan natin ang mga bagay na nasa likuran. Alam nyo yung mga atin pong mga iniingatan na yan, pasura sa ating mga puso. Yan po, mga kapatid, ang siyang magiging sagaban para sa ating paglago kay Kristo. Para sa ating paglilingkod sa Panginoon. Dapat sana tayo po'y ginagamit na ng Panginoon. Dapat sana yung talento ng Panginoon na binigay sa iyo ay talagang, diba, talagang nagbo-boom. Pero dahil meron kang mga reservation at regret sa buhay mo, hindi mo pa rin, mga kapatid, ma-give up yung mga petty-petty idolatry sa buhay mo. Alam mo, may mga Kristiyano, may mga petty idolatry. Alam mo, petty-petty idolatry, yung mga belief mo sa sarili mo, na frustrated ka. Kung frustration din lang pag-uusapan, mga kapatid, si Pastor po ay, amen. Marami pong frustration. Hallelujah. Pero, amen, na parirealize ng Panginoon na ito na tayo ngayon. Ito na buhay na dapat natin harapin. Na ating kinabubuhay ngayon ay tayo, mga kapatid, sabi ng Galatians 2:20. Amen, ako'y napakong kasama ni Kristo sa krus. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Hindi na ako nabubuhay sa aking sarili. Yet not I, na hindi na ako, but Christ liveth in me. Si Kristo na nabubuhay sa akin.
At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, and the life which I now live in the flesh, I live in the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. We must stop grieving the Holy Ghost. Pigilan na natin, mga kapatid, na hallelujah, sa forgetting those things. Kailan pa tayo matatauhan na hindi na tayo para sa we are no longer citizens of this world. Kaya tigilan na natin. Tigilan na natin ang mga bagay sa mundong ito na gusto-gusto nating ituloy, na akala natin, hello, ay may mangyayari pa. At meron pa tayong pakinabang. Wala na tayong pakinabang to. Si Pablo, lahat ng kanyang mga pakinabang na tinuring sa buhay niya ay kanya po itong tinuring na kalungan. Tayo ay magsasuffer. Tayo po ay mauwi, mga kapatid, sa kawalan. Magsisisi tayo. At tayo po, mga kapatid, ay parang babalik back to zero. Sasabihin natin, napag-iwan na tayo. Praise God. We should not remember what God has forgotten. Huwag na natin, mga kapatid, alalahanin. Makakinalimutan na lang. Tayong gumaya kay Pedro. Ang Diyos na wala lang ilang araw ay bumalik sa pangingisda. Diba? Kaya ano? Tinanong siya ng Panginoong Pedro, mahal mo ba ako? Alam niyo yung kwentong yun. Si Jesus Christ po ay 3 days na wala. Amen? Sapagkat siya po ay kailangan 3 araw na mawala. At 3 araw na yun, hallelujah, si Pedro po ay bumalik sa kanyang dating pamumuhay sa pangingisda. At hindi niya nakilala ang Panginoon. Hallelujah. Hanggang sa siya po ay magdamag ng isda, wala siyang huli. Pero ang Diyos ay sumakay sa kanyang bangka. Sinabi ng Panginoon, ang lambat mo'y iyong, di ba, ihulog sa ganitong parte ng kanya pong hatake, ng kanyang lambat, punong-puno ng isda. At ang sabi ng Panginoon sa pangpang, bigyan niyo ako ng makakain. Bakit kaya? Kasi ang Diyos po ay hindi nagugutom sa pagkain. Kung sa inaakala natin yung si Jesucristo ay nung nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, sinasabi, nauuhaw ako, I thirst. Kala nila tubig ba? Kapatid, salip na tubig ang ibigay. Ano binigay? Suka. Vinegar. Pero hindi po yung literal na nauuhaw ang Panginoon. Hindi rin literal na nagugutom ang Panginoon, tumihingi ng pagkain at istang huli sa kanyang mga alaga. Kundi ang tanong ni Pedro, ang tanong ng Panginoon kay Pedro, mahal mo ba ako ng higit sa mga ito? Bakit? Kasi nga, hallelujah, we still love the world and the things of this world. We still love, mga kapatid, hallelujah, praise God, the popularity of this world. We want to be famous. We want to be said na ang galing mo. Hallelujah. All barriers between believers have to come down. Mga lumang-luma ng mga ating pong mga pinag-awayan at mga pinagtalunan, yung mga bagay na naranasan natin ay dapat na po ito. Amen. Kalimutan. At huwag nating hayaang mapighati natin espiritu ng Panginoon. Sapagkat yun ang tatak ng ating kaligtasan. Yun ang selyo ng ating kaligtasan. The spirit is grieved when do not forgive. Ang espiritu po ay napipighati kung di tayo marunong magpatawad. At hindi lang marunong magpatawad, kumalimot. We must forgive and forget. We can forgive at alalahanin natin kung paano tayo pinatawad lang ng Panginoon. Diba? Makapagpapatawad ka kasi ikaw mismo ay pinatawad ng Panginoon. Hallelujah. Measuring up our commitment. How much we have commitment of forgiveness. Si Pedro ay nagtanong, Panginoon, ilang beses pa kami dapat magpatawad? 3? 2? Sumagot ang Panginoon. 70 times 7. 70 times. How much, mga kapatid? 490 times. And ibig sabihin, kapag natapos na, naganap mo na yung 490 times sa pagpapatawad, eh, okay ka na sa, hindi po ibig sabihin gano'n. Kapag naganap po 490 times, doon ka pala kung pisang natutong magpatawad. We can forgive because Christ has forgiven us. Kaya ang tanong, handa na ba tayo sa pagbabalik ng Panginoon?
Ha? Hallelujah. Handa na ba tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon? Praise God. Paul often used athletic concept to teach about life. Si Paulo po'y laging gumagamit ng mga pagsasanay ng isang atleta patungkol sa buhay. Pagsasanay ng isang manlalaro. At sabi diyan, he is reaching forth, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. Amen? Kalimutan mo na mga bagay na nakaraan. Amen? Amen? Forgetting those things which are behind. Yun po ang isa, mga kapatid, sa ating pong pagsukat ng Diyos sa ating mga kapatid. Ikaw ba ay nakalimot na yun sa mga nakaraan na naranasan mo? Kailangan mo na magpatawad. Hallelujah. When will this prize be presented? We will receive this prize if we always measuring up our commitment. Always measure up our commitment to Christ. Hallelujah. Measuring up our commitment to Christ. Ito po ang ating pinag-aralan sa gabi ito. We must be willing to count but lost for Christ. We must be unwilling to count. Amen. And we must, mga kapatid, how long has it been since we measured our commitment? At may mga harboring grudges pa ba tayo? May mga nakaraan pa bang mga conflict na hanggang ngayon ay atin pang itong inaalan? Hallelujah. If we measure up our life's commitment to Christ, God will give us the prize of our high calling. He will give us the prize of the high calling of God in Christ Jesus. And we must live each day. We must live each day measuring up our commitment. Each day. Every day. Sukatin natin, mga kapatid, ang buhay natin. Hallelujah, nating binitawang pangako sa Panginoon. May mga binitawan kang pangako sa Panginoon. Lagi mo itong gawing sukatan. Alalahanin natin ito, mga kapatid. We must live each day waiting, hallelujah, for the return, for the second coming of Jesus Christ, as if we are measuring up ourselves to our commitment sa ating pong Panginoon. Kumusta po ang ating mga commitment? Kumusta, mga kapatid? Still, it is like a rod. Ito ba, mga kapatid, katulad ng pamatok ni Moses? Tandaan yung pamatok ni Moses, lagi niyo na ginagamit ng Panginoon para sa kababalaghan. Diba? Doon po nasusukat ang kapangyarihan ng Diyos para si Moses, mga kapatid, ay halalo ilunsad siya na ginagamit ng Panginoon. And we must measure always our commitment as if we have the rod of God. We have the Word of God. We have the church. We have, mga kapatid, fellowship. We have so many things. Hallelujah. How our commitment must be excellent. Ito ba'y nagagawa natin? Personally, mga kapatid. How does our commitment compare to others? O compare, mga kapatid, to Paul? O compare, mga kapatid, to those others na ngayon ay nasa peak na ng magandang standard ng paglilingkod sa Panginoon? Pero mga kasabayan tayo na talaga, they really in the high level of commitment na talaga effectively nasa business. Pero kung tayo ay nasaan, hallelujah, kumustahin natin mga commitment natin sa Panginoon? Kumustahin natin, oh, hallelujah. Is there still any reservation or regret that we still fight against the will of God? Sayang ang panahon. Sayang, mga kapatid. God will use us if we are totally committed to Him. Measuring up life's commitment.
total commitment, the Lord needs our total commitment. Yung bang moment, mga kapatid, na talagang nasa momentum tayo ng paglilingkod sa Panginoon. Diba, naranasan natin yung momentum ng service natin sa Panginoon talagang araw-araw na sa church tayo. Kahit na ngayon, hindi na pwede. Talagang doon may pag sinabi, we have practice, talagang pwede hindi ka pupunta. By hook or by crook. Naranasan natin yung momentum na ganun. Bible study, attend ka ng Wednesday, Thursday, gusto mo nga, laging linggo. Yeah? Kasi nga, ang momentum ng iyong commitment ay napakataas. Kumusta na? Sa gabing ito ay inaaralan tayo ng Panginoon that we must still give our 100% commitment to be used by God para magamit ka ng Panginoon. Nakakalungkot lang na available ka sa Panginoon. Pero ay mas available ka kapag gusto mo pamasyal, pumunta sa ibang lugar. Pero pagka ikaw ay tinatawag na sa duty ng Panginoon, hindi tayo pwede. Bakit? Kasi nga, medyo bumaba yung level ng COVID. But there's still a chance. God is giving a second chance, third chance, fourth chance. As long na hindi pa po siya bumabalik. Hallelujah. At magpasalamat po tayo sa Panginoon, narinig pa rin natin ang kanyang mga salita. Tonight, you personally and I, huwag nating ituro yung ating daliri sa iba, kundi ituro mo sa iyong sarili. Lord, let me measure my commitment, my life's commitment to you. Hallelujah. Lord, hallelujah. Let me measure my life's commitment. Magandang gabi po sa ating lahat at maraming salamat po pagpalain po tayo ng Panginoon sa ating Bible study midweek. Until tomorrow sa ating house of prayer. Amen. Magandang gabi po at hallelujah. Patuloy tayong manalangin sa Panginoon that He will overshadow us by His protection. By His protection. We still believe that God, mga kapatid, is powerful. God, mga kapatid, is with us. That He can defend us, mga kapatid. That He can still protect us. Tonight, magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid, at makisama po sa prayer. Hallelujah. Akin pong tiyahin si Erly Francisco. Okay po, marami po tayong dapat na i-prayer at papanalangin sa Panginoon. Hallelujah. At nawa po, huwag tayong patahimikin ng Diyos at magkaroon tayo ng kabigatan na paggamit sa Panginoon sa ministeryo ng pananalangin. Si Merly Francisco, si Jerome Francisco, si Tomas Francisco, yan po yung aking mga minsan at tiyahin na positive po sa COVID. Okay, at si Josan Sanchez. Patuloy po natin silang dalang sa pa. Si Mark Cruz, classmate po ni EJ. Sama po natin sa prayers. And then yung po patuloy natin dalangin si Ricky Malang at si Christina Francisco. Mga kapatid, hindi ba tayo nababagabag na kinakausap ng Panginoon? Nagkaroon tayo ng puso, mga kapatid, na sila'y sampitin sa ating Panginoon. O patipit natin na tinitig sa gabi. At walang pakialam. Hallelujah. Mga kapatid, hallelujah. Nawa ay niya, pwede lang na sipakin ng Diyos ang ating mga puso para may maramdam. Kasi sino pong gagamitin ng Panginoon para sa tayo? Hallelujah. Napakapalad natin pagkat ang protection ng Panginoon sa atin. Praise God. Nasa atin pa rin protection. Tonight, a very blessed good evening to everyone. May the hand of God be upon us, overshadow
His protection to us. And then, hallelujah, by means of us, we become the hand of God to reach others para po ang mga panalangin ito ay magkaroon ng katapayan. Tayo po ay hallelujah. Para ko bang hilingin si Sister Maricel, Maricel Navarez? Available po ba si Sister Cel? Praise God. Tayo pong lahat panalangin sa pagtatapos po ng ating gawain. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh Jesus, hallelujah, hallelujah. Panginoong Jesus, sa oras pong ito, Panginoon, kami po ay minsan pang lumalapit, Panginoon, sa iyong pong biyaya at sa iyong pong awa, Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa bawat araw, Panginoon, hindi mo po kami pinababayaan. Salamat po sa bawat araw, Panginoon. Hallelujah, na ikaw po ang siyang patuloy na tumutugon ng aming mga pangangailangan, Panginoon. Lord God, salamat sa kalakasan sa aming paggising sa umaga, Panginoon. Taglay-taglay namin ang buhay na patuloy mong pinahihiram sa bawat isa sa amin. Lord Jesus, salamat, Panginoon, sa pag-iingat mo, Panginoon. Hallelujah. Sa ipong proteksyon sa bawat isa po sa amin, sa aming pong pamilya, Panginoon. Tunay, O Lord, wala po kaming ibang aasahan sa oras pong ito, Panginoon, kundi sa iyo lamang, Panginoon. Lord God, sa gabi pong ito, Panginoon, tulungan mo po ang bawat isa sa amin na patuloy po kami umasa at magtiwala sa iyo, Panginoon. Palakasin mo ang aming mga pananampalataya sa iyo, Panginoon. Huwag mong hayaan, Panginoon, na kami po hihina, Panginoon, kundi i-renew mo palagi ang aming pong pananampalataya, ang kalakasan, Panginoon, ang aming mga espiritu, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy po kaming lumapit sa iyo, O God. Na patuloy kaming manalangin, Panginoon. Huwag namin, Panginoong, iwaglit sa aming pong bawat buhay. Sa bawat araw, Panginoon, na kami po ay may kalayaan pang lumapit sa iyo, Panginoon. May pagkakataon pa kaming lumapit sa iyo, Panginoon. Lord Jesus, nawa, Panginoon, masumpungan mo, Panginoon, ang aming pagsunod sa iyo na buong-buo, Panginoon, na wala pong temptation, Panginoon. Lord God, magap sa oras pong ito, Panginoon, dalangin ko, O God, ang mga panalangin ng iyong mga anak, O God. Hindi mo namin Panginoon, sa aming mga bibig, Panginoon, pero ikaw ang Diyos na nakakaalam, Panginoon, sa lahat ng bagay, Panginoon. Ikaw, Panginoon, nakakakita ng laman ng puso namin, Panginoon, ang desire ng bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah. Kung ano man, Panginoon, ang nakikita mong panalangin ng iyong mga anak sa oras na ito, Panginoon, dinggin mo, Panginoon, hallelujah, at tuparin mo, Panginoon, ang aming pong mga panalangin na naaayon po sa iyong kalooban, O God. Lord Jesus, patuloy mo kami, Panginoon, na ingatan, Panginoon, sa aming paglabas at sa aming pagpasok ng aming mga tahanan, Panginoon. Ang gabay mo, ang iyong protection, Panginoon, ang iyong spirito, Panginoon, nawa, Panginoon, ang siyang manguna palagi sa amin, O God. Lord Jesus, bigyan mo kami ng kalakasan, Panginoon. Patuloy mo kami bigyan ng pag-asa, Panginoon, hallelujah. At higit na matibay na pananampalataya, Panginoon, sa iyo lamang, O God. Wala kaming ibang aasahan, Panginoon, sa mundong ito, Panginoon, kundi ang tiwala namin ay nangin nasa iyo, O God. Lord Jesus, pagpalain mo mga anak mo na naka-online sa oras na to. Patuloy mo, Panginoon, i-provide, Panginoon, ang aming lahat ng pangangailangan, Panginoon. Lord Jesus, sa iyo mayamang biyaya, Panginoon, hallelujah. Pagkalog mo naan, Panginoon, hallelujah, sa iyong mga anak, O God. Lord Jesus, ang mga hanap buhay ng iyong mga anak, Panginoon, ikaw ang siyang patuloy na magpala sa gawa ng aming mga kamay, Panginoon. Lord God, sa gabing ito, Panginoon, at nawa ang mga salita mo na ipinarating sa oras pong ito, Panginoon, patuloy mo itong panatilihin sa aming mga puso, sa aming mga isipan, Panginoon. At Lord God, ikaw din patuloy ng mangusap sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah. Lord Jesus, huwag mo pong hayaan, Panginoon, na kami po ay nalalamig, Panginoon. Kundi ilang init sa bawat isa sa amin, Panginoon. Patuloy mo, Panginoon, ibalik kami, Panginoon, sa aming dating pag-ibig sa iyo, Panginoon. Hallelujah. No, ikaw, Panginoon, ay aming bagong nakilala, Panginoon. Hallelujah. Patuloy mo palalibin, Panginoon, ang aming mga relasyon sa iyo, O God. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa oras pong ito. Salamat din, Panginoon, sa lingkod na ginamit mo, Panginoon. Pagpalain mo ang kanyang buhay kasama ng kanyang buong sambahayan, Panginoon. Patuloy mo provide ang kanilang pangangailangan, Panginoon, sa iyong iglesia, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa lahat po ng papuri, ang aming pong pagsamba, ang aming pagpapasalamat, Panginoon, itanging sa iyo lamang dakilang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Pretty.
praise the Lord. Thank you very much sa inyong lahat, mga kapatid. Thank you, Pastor.